seryoso ka ba? Sakit na ng ngipin na pinunta ko dito, tapos sasabihin mo, may nanako sa utak? Kaya po, meron din pong weakness po sa right side po ng katawan po ninyo is because naapektuhan po yung left side po ng brain ninyo. Kasi po, sir, yung left side po ng brain natin ang nagkocontrol po sa right side po ng katawan natin. At yung right side naman po ng brain natin ang nagkocontrol po sa left side ng katawan po natin. Hindi. Prang to eh. Ano ibig mong sabihin? Lahat na may sakit sa ngipin, may nanana sa utak? Ah, hindi po ganun, sir. Minsan lang po talaga nagkakataon po na yung tooth infection po ay umaakyat po sa utak. At saka po, yung mga malalang sakit po, nagsasart po yan sa mga malilit pong simptomas, katulad po ng bukol, or sakit po sa ipin, sakit po sa ulo. Kaya nga po, importante po na magpa-check up po tayo basta may maramdaman po tayo. Kahit gano'n pa po kaliit yan. Hindi ako naniniwala sa inyo. Magpapasecond opinion ako, kaya i-discharge na ako dito! Sir! May trabaho pa ako kasi! Sir! Hindi ako pwede mahuli! Sir! Hindi natin pwede i-hold ang pasyente. Papirmahin na lang po natin ang dama. Ano na naman yan? Sir, ano po yun? Discharge against medical advice po. Papirmahin na lang po namin kayo, sir. Akin na! Opo. Opo po muna kayo, papapirmahin. Akin na! Akin na! Akin na! Dr. Santos, wala na tayong magagawa pag ayaw magpagamot ng pasyente. Karapatan nila yun eh. Ang responsibilidad mo lang ay explain sa kanya kung ano yung sakit niya. Yun lang. Okay? Dr. Santos, yung nanay mo nandito sa ospital kasama yung lola mo para magpa-check up. Huh? Dahil nandito na ako. Hey, Dad! Zoe. Zoe, what are you doing here? Bakit? Ban na ba ako dito sa hospital? Go on, parang seryosong-seryosong yung pinag-uusapan niyo eh. Ano, Analyn? Secure mo na ba yung future mo? Anong future? May sasabihin lang naman sa akin si Dr. Tanyag. Go on, Dad! Sabihin mo na! Hindi naman siguro yan secret na hindi pwedeng malaman ng anak mo. Ano, Analyn, eh, tara. Alam mo, teka muna ha. Sobrang OA na natin ha. Tawagan mo pa kaya ng isa. Baka sakaling sumagot na. Sige pa. Tawagan mo na. Dr. Nyan, ano po ba yun? Tawag na po kasi nagtawag sa akin si nanay. Baka importante din po yung sasabihin niyo. I just wanted to let you know that I'm here to help you achieve your dreams. And I was going to talk to you about the opportunities in Singapore. Singapore? Wow. Ang sweet, ha? The medical director is offering an opportunity to his surgery resident and not his own daughter. Na take note, ha? Neurosurge resident din. I'm so touched. I guess si Annelie na yung bago mong anak. Zoe. Shut up. Hindi kita kinakausap. Zoe, it's not like that. I was also going to tell you about the opportunities in Singapore, pero... Pero, si Analyn muna. Si Analyn yung priority. And me? I'm just an afterthought. Noted, Dr. Tanyag. Dok, pasensya na po ah. Tawag po kasi ng tawag si nani. Tapos may dinner pa po kami. Next time na lang po natin pag-usapan po yung sa Singapore. Una na po ako. Sige. Salamat po. Salamat. Hello po, Nay. Analyn! Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Nasaan ka ba? Nay, sorry ah. Kasi kausap ko lang po si Doc RJ kanina. May sasabihin daw po siya sa'kin. Ano? Ano sinabi niya sa'yo? Wala naman po. Hindi na nga rin po natuloy kasi bigla pong dumating si Zoe. Anak, sigurado ka ba? Sigurado ka bang wala siyang sinabi sa'yo? Magsabi ka sa'kin ng totoo. Opo, Nay. Nagsasabi po ako ng totoo. Anak, umuwi ka na, ha? Sige na po, Nay. Malolobat na po ako. Lobat na nga. Hello? Hello, Analyn? Oh, ano raw sabi?
Eh, wala naman daw sinabi sa kanya si Dr. Tanyag. Eh, biglang nawala si Analyn, nalubat ata eh. Lynette, ano ba talaga nangyayari? Baka nasa panganib na yung apo ko ah. Please naman, sabihin sa akin. Chang, hindi ho. Pauwi na ho si Analyn. Pasensya na ho ah. Alika na ho, kain na tayo ha? Kain na tayo, alika na. Sarap pa lang ito. Buksan na yan. Amadad, sundan mo. Zoe, let me explain. Why would you meet with Analyn about Singapore and not me? Hindi ba para sa akin din yung opportunity na yun, Dad? Hindi na ba ako importante sa'yo? Mas importante na si Analyn kaysa sa akin? Zoe, please calm down. Calm down? If you're in my possession, tapos nag-convite ako sa iba kaysa sa dad ko, matutuwa ka ba? Kakalma ka ba? Buti na lang naabutan ko kayo dito. Kasi baka kung hindi mo din sa akin sinabi about Singapore. Zoe, sasabihin ko naman sa'yo, pero... Pero? Kay Analyn muna. Puro si Analyn na lang. Ang focus mo, yung Analyn na yan. Kaya nakalimutan mo na may doktor ka rin anak na gusto rin maging successful. Wala ka na ba talagang pakialam sa akin? Of course not. Wala ka na ba talagang pakialam sa nangyayari sa buhay ko? Dad? Meron. But why do those words seem hollow? You know what? I'm only gonna say this once. Pero right now, saan ako na lang si Analyn? Kasi mukhang she's the daughter that you never had. Ako na po mag-receive. Ako po yung on-deck ngayon. Ewan na. Excuse me. Doc, autosad. 82%. BP 140 over 100. Sir? Sir, gising po. Sir? Sir? Decreased GCS. E4, V3, M5, GCS12. Bahok ako, 5LPM O2 via FM. Tapos standby tayo for intubation. Pa-insert ako ng line, standby diazepam, low levetiracetam, pa-12-lead ECG, pa-CBG. Okay po, Doc. Antonio Santos, monitor neurovital signs, Q1. Inform niyo rin si Doc Antonio. Yes po, Doc. Nurse Ivan, please page Doc Antonio. Good po. Masakit ang ulo mo. Dahil ba sa hangover o sa iba? Dahil doon kay Michael. You know what? I really should have told Analyn the truth. Sasabihin mo talaga? Kahit nandun si Zoe? Are you really ready for that? Perhaps it's the universe telling you na it's not yet time. Eh kung hindi ngayon, kailan pa? Nakita mo nga sinabi niya na nakalimutan na niya ako. Well, pare, not to burst your bubble, ha? Pero, na namang alaala si Analyn sa'yo, eh. Maliban dun sa memory na iniwan mo sila ni Lynette. Because I wasn't given the chance. I can be a good father to her. We could have created wonderful memories. And you run the risk of complicating her life. Pare, honestly, I don't think naman na makakalimutan ni Analyn ang tatay niya eh. She'll always have that piece of information. Pero ikaw, even Lynette, hindi makakalimutan na pinili mong isacrifice ang kaligayahan mo para sa maayos sa buhay ng anak mo. Hindi ka lang kay Analyn naging mabuting ama, kundi pati na rin kay Zoe. And who knows, maybe when the time is right, you'll be able to tell her the truth without complications. Doc Meneses, excuse me po. Doc Tanyag, sorry. Kanino po kayo tinatawagan? May patient po tayo under HMO, found unconscious, to consider brain abscess. Nasa ER. Doc. Ma'am? Doc,
Doc, ano ang nangyari sa anak ko? Bakit ho siya hinimatay? Saka hindi pa ho siya gumigising hanggang ngayon. Check po natin, ha? Ha? Ay, tima na! Doc, nagising na yung anak ko! Doc, bakit mo ba ako dumala dito? Okay lang ako. Ito sabi ko sa'yo, puyat lang to. Sino nag-assess sa patient nung una siya dinala dito? Ako po, Doc. Papaulit ko yung brain imaging, okay? Let's do a cranial MRI with contrast para ma-confirm natin kung may brain abscess ka. Tama, Doc. Hindi ako usang-ayon sa resulta niyan. Mali yung nakita dyan. On the contrary, sir. Buti na-assess kayo ng maaga at maayos. Dahil kung hindi, hindi natin nakita yung abscess niya sa utak. Pinapaulit ko lang para malaman natin kung lumaki ba o kumalat ba yung abscess niya sa utak. Sandali lang ako, Doc. Hindi ko kayo maintindihan eh. Ano ang abscess sa utak? Ibig sabihin mo, ma'am, may nana sa utak yung anak niyo. Malaking posibilidad na galing to sa infection niya sa ngipin. Pero Doc, nagpabunot na ako eh. Wala na masakit. Kaya ko na nga umuwi ngayon eh. Oo. Hindi ibig sabihin na nagpabunot na kayo ng ngipin na wala rin yung brain abscess. Ano ang gagawin natin? I-admit po natin yung anak niyo. I-drain po natin yung nana sa utak niya. Operahan po natin siya. Ma'am. Ayoko magpa-opera. Kapag hindi po kayo nagpa-opera, pwede po lumaki yung abscess sa utak nyo. Pwede kayong maging comatose at ikamamatay nyo. Doc, gawin nyo lahat ng pwede nyong gawin para sa anak ko. Parang awa nyo na po. Yes, ma'am, but to be honest with you, dahil sa location ng abscess niya, may chance na maapektuhan ang communication skills niya. Yung pag-intindi niya at pagsasalita niya. Pwede rin magkaroon ng memory loss. Memory loss? Mawawala yung mga alaala ko. Pwede. Pwede panandalian lang, pwede rin permanente. Hindi. Hindi. Ma, ayoko magpa-opera. Ayoko magpa-opera dito, ma. Iuwi mo na ako. We'll give you a chance to decide. But the sooner you decide, the better. Excuses. Anak. Narinig mo naman ang sabi ni Doc, di ba? Kapag hindi ka nagpa-opera, mawawala ka sa akin. Pero mawawala naman yung mga memory sa akin ni Papa Ma. Ayoko mawala yun. Alam mo yun, Ma. Ayoko mawala. Ayoko magpa-opera, Ma. Mamatay na lang ako. Bakit ba ang tigas-tigas na ulo mo? Mas pipiliin mo pa bang mawala ka sa akin kaysa makasama ako? Ha? Bakit? Mas importante pa ba yung mga alaala niyan kaysa sa magkasama tayo? Ha? Ma, ayoko magpa-opera! Iuwi mo na ako, ayoko! Ayoko magpa-opera! Sige na, uwi mo na ako, Ma. Anak, gagawa naman tayo ng mga bagong memories eh. Tayo yung dalawa. Ma, tayo yung dalawa, pwede. Pero paano si Papa? Patay na yung Papa ko. Patay na yung Papa ko. Wala na akong alaala sa Papa ko. Isang hali. Anak. Uwi mo na. Makinig ka kasi. Mawala man ang Papa mo dyan sa isip mo. Sa puso mo, anak, hindi siya mawawala. At kapag nakakalimot ka, hindi ako mapapagod na araw-araw ipaalala sa'yo lahat ng memories mo, anak. Hindi ako mapapagod. Ma, papaalala ko sa'yo lahat yun. Anak, maginig ka sa akin. Importante sa akin mabuhay ka, ha? Mas importante sa akin yun. Ma, ayokong mawala sa isip ko si Papa. Ayoko. Ayoko. Uwi mo na ako. Ayoko magpa-opera. Mawimbis ko si Papa, ba? Tigas ng ulo mo. Ayoko mawala. Hindi ka ba naaawa sa akin? Ha? Iiwan mo ako? Mag-isa? Paano na ako? Paano na ang anak ko? Iiwan ako? Hindi ko kaya. Mahirap ng sitwasyon ng pasyente. Sigurado ako close din ang papa niya. Maramihan talaga ng mga anak may affinity sa tatay. Lalo na yung sa tatay na nawala na. Except po kung nawala na lang po siya by choice. Anong ibig mo sabihin, Dr. Santos?
iba po yung nawala po yung tatay mo dahil namatay po siya. Kumpara po dun sa nawala po yung tatay mo dahil iniwan ka po niya, umalis na lang siya. Are we still talking about the patient or ourselves?